Sir Timabansa, call to me and I will answer you. Until you great and unsearchable things you do not know. Huminsan pa, gigitan tayo wakapsan. Call to me and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know. Manakabalin nga Dios, puno launay nga si Katerios, nga mga aramid, mga ipapakita ka na kami, kadagiti dadakkel, kinakaskasta, o mabanbanag. Agyaman kami, apo, titilay, tiyo gundaway, apo, dagiti sa kami, tulong mo, titilay, tiyo nga salinong tipagdaanam. Tamang tunggal, may sa o Dios, ito'y mitinay daklan, nga panagyaman, panagdayaw, ken ka. Apo, tiyempunan nga naibasa, dagiti sa, so, tinagtitingan, tunggal, may sa kala kami, dawatak nga orken ka, timang nibinibing espiritu, magtrabaho itong galmay sa kada kami. Ngayon mo ka niya po tinalangitan nga panakaawat ka dagiti sa om. Napnanukit ni kasta dagiti sa om. Patanyaman niya minsami tila ito nga daw. Maawatan ka niya po itong galmay sa kada kami, Apo Diyos. Sikati makikaada, sikati mangidalan ito anak mo, Apo Diyos. Isong asaram, Apo, tila ito nga kanito. Dawatik ti manakabalin niyo Espiritu Santum. Tayo so, Apo, timang pulot itong galmay sa kada kami. Kahit pakikinaawatan na kami, Apo, dahil tingal daw. Agyaman kami, Apo Diyos, agyaman kami, sika ti maidayo, maitan, no, pitiag na nayon, itinaga na sa sinawad ko amin na gito. Amen. Agtubaw tayong kakapsan. The title of our message for today is The Purpose of Prayer. Ang layunin ng panalangin. And everything we do, lahat ng mga ginagawa natin ay may dahilan. Di po ba? And everything we do, there is always a purpose. At hindi natin ginagawa ang isang bagay kung wala tayong layunin. Like for example, ano ba ang dahilan? Bakit tayo kumakain araw-araw? Why do we eat every day? Ano ang layunin natin? Bakit tayo kakain? Dahil gusto natin na laging malakas ang ating physical na pangangatawan. Bakit tayo naliligo araw-araw kung minsan pa dalawang beses, minsan pa tatlong beses, lalo na kapag mainit? Dahil gusto nating maging malinis, healthy at presko ang ating pakiramdam. Why do we send our children to school? Dahil gusto natin bilang isang magulang, bilang isang ina, gusto natin na magkaroon sila ng magandang kinabukasan. Now, on what is our purpose in going to church? Siyempre, ang sagot natin is to worship God, to glorify God, and to give thanks to Him. So, lahat ng mga bagay na ginagawa natin is there is always a purpose. Amen? Amen. So why do we need to pray? Ano ang layunin natin? Bakit tayo manalangin? Ano ang layunin mo? Ano ang layunin ko? Bakit tayo dapat manalangin? Una, sabi niya dito in John chapter 1 verse 9, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. So, and ang una dito is there is an assurance of the remission of our sins. By confessing of our sins and repentance, sabi sa versikulo na binasa natin, there is an assurance of the remissions of our sins. So if we confess our sins and repent before God, may dalawang resulta that we receive. Una, sabi dito, the forgiveness and reconciliation with God. Kung tayo magsisi at humingi ng tawad sa Panginoon, may pagpapatawad at may reconciliation sa ating Panginoong Diyos. Letter B, the purifying from guilt and the destructions of sin's power in order to live lives of holiness. So, sa pamagitan ng panalangin, paghingi ng tawad, magkaroon tayo ng buhay, mabuhay tayo na may kabanalan. Isa yan na ating matatanggap if we confess and repent before God. And Second Chronicles chapter 7 verse 14,
siguro alam natin ito lahat. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and forgive their sins and will heal their land. Amen. So, ang panalangin, mga kapatid, ay isang requirement ng isang mananampalataya. Amen? Isang requirement o condition na dapat nating sundin, requirement ng Panginoon na dapat nating sundin nang sa ganon ibigay niya, igawan niya ang pagpapatawad sa ating mga kasalanan at kagalingan sa ating mga buhay. Pero kung minsan alam niyo yung demonyo, lagi siyang nagwi-whisper sa ating mga tainga, di po ba? The devil is always whispering in our ears. Minsan sabi niya sa atin, kung minsan sabi niya na hindi totoo na patatawarin ka ng Diyos dahil sa dami ng kasalanan mo, di ba? Kung minsan ganun yung nararamdaman natin, bakit mo naramdaman? Dahil ang kaaway, yun ang itinanim niya sa ating mga isipan. Na hindi ka na hindi ka na kayang patawarin ng Panginoon dahil sa dami ng ating mga kasalanan. But take note, mga kapatid, walang sukat ang pagmamahal ng Diyos sa bawat isa. Yeah? Hindi nasusukat sa ating kasalanan ang pagpapatawad ng Diyos sa atin. Ang pag-ibig ng Diyos, ay sabi ng kanta, is higher than the sky. Ang pag-ibig ng Diyos is deeper than the ocean. Ang pag-ibig ng Diyos ay mas malaki pa sa mundo. From east to the west and from north to the south. Walang makakasukat, walang makakamissure sa pag-ibig ng bawat isa. Kaya madami man o kunti ang ating nagawang kasalanan, 100% ang pagpapatawad ng Diyos sa atin. Huwag tayong maniwala sa ibinubulong ng kaaway na hindi niya tayo kayang patawarin ng Diyos dahil sa dami ng ating mga kasalanan. The devil is the father of lie. Isu na ti ama iti kinaulbod kakabsat. Isu nga dagiti panunod tayo, kailangan nating kailangan nga anadan tayo kakabsat. Isu dayta ti number one nga target ti kabusor nga usaren. Tapno ni tika sakit maiaw-awan tayo. Ngumang ko nga ituloy dati ti sermon ko next Sunday. Sa batas ng tao, ang kapag nagkasala ang isang tao, kung malaki ang kasalanan, malaki rin ang kabayaran, di ba? Kung kunti ang kasalanan, kunti rin yung kabayaran. Pero sa batas ng Diyos, kung nagkasala ka, manalangin ka, magsisi ka, at humingi ka ng tawad, at patatawarin tayo ng Panginoong Diyos. Hindi tayo mabibilanggo, no? Patatawarin tayo ng Panginoong Diyos. Gaano man kadami ang ating nagawang kasalanan o pagkukulang sa Kanya, huwag tayong kaligtaan na humingi ng tawad, humingi ng kahabagan ng ating Panginoong Diyos. At dahil sa kapatawaran na iginawad, ipinagkaloob ng Diyos sa atin, sabi sa Psalms 103, "Bless the Lord, O my soul, praise to your holy name." Amen? Daga po iti pamakawan nga inted ni Apo Dios kakabsat. Santay kumangaliwayan nga bendisyonan ni Apo Dios. Santay kumangaliwayan nga dayawon ni Apo Dios. Santay kumangaliwayan nga pagyamanan ni Apo Dios. Gapo kadagiti adu nga benepisyo nga inted na iti tunggal maysa madaydayaw iti Dios. Amen. Let's forget not all his benefits he was given to us. Psalms 102 verse 3, I think, no anak agkamali. So let's pray and there is an assurance of the remission of our sins. Yan ang unang layunin kung bakit tayo laging nalangin. Amen. Pangalawa, to lighten the burden of our life. Para pagaanin niya ang ating pasanin ng ating mga buhay. In Matthew chapter 11 verses 28 to 30, "Come to me in all who you are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me,
for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your soul. For my yoke is easy and my burden is light. Amen. Si Kristo mismo ang nagsasalita sa passage na ito. That Jesus himself invited us to come to him sa panahon ng ating kabigatan, sa panahon ng ating kapaguran, sa panahon ng ating pangamba. Amen? Kaya huwag nating kaligtaan na dumulog sa ating Panginoong Diyos. Numariknam iti adunga dadagsan kakabsat. Numariknam iti adunga bannog. Numariknam dagiti adunga dandanag. Dumatag tayo laong kini Apo Jesus. Malaydayaw iti Apo. Bawat isa, hindi pare-pareho ang burden natin. Hindi pare-pareho ang pinagdadaanan natin. Hindi pare-pareho ang mga problema natin. Hindi pare-pareho ang pasanin ng bawat isa. Pero sabi ni Apostle Paul sa 1 Peter chapter 5 verse 7, don't forget, he encouraged us to cast all our anxiety on God because He cares for us. Mabalin nga da tiyempo kakabsat, nga umay ka na tayo dagiti adu nga problema, nga umay ka na tayo dagiti adu nga bandog ka po ka dagiti adu nga awitun tayo nga problema. Mabalin nga da tiyempo nga mapanunod tayo ako na tayo, awanan ti mga ayat kanyap. Ngam laglagipan tayo kakabsat, nga niya po Diyos ay ayatan na ka. Nga niya po Diyos aywanan na kakabsat. Nga saan na ka nga binayan, saan na ka nga pinanawan. Ngam noapay nga sumamot tayo kadag ito'y nga banbanag. Agsipot ta kaya't tiya po nga mapatalgidan, wano mapabilag ti panagserbi iti tunggal may sa kadat tayo. Iso nga iti tiyempo ti problema, iti tiyempo ti dandanag kakabsat, dumatag tayo kini Apo Diyos. Dahil if we cast on Him, sabi dito, nagdudulot ito ng kapayapaan, kaginhawaan at pag-asa to continue walking with God. Kapag tayo, kapag ang pasanin natin ay napakabigat, kung dudulog tayo sa Panginoon, makaramdam tayo ng kaginhawaan, makaramdam tayo ng kapayapaan, at pagkaroon tayo ng pag-asa na laging lumakad para sa Panginoong Diyos. Kahit din si Jesus mismo, bago siya nag-suffer, bago siya pinako sa cross, meron din siyang pasanin, meron din siyang kabigatan sa kanyang puso. Dahil sabi niya, when he went to Gethsemane to pray, sabi niya sa Matthew chapter 26 verse 38 letter B, my soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. And verse 39, he fell his face to the ground and prayed, my Father, if it is possible, may this cup be taken from me. Nadagsan ti kaririknan ni Apo Diyos nga dumatag kinipatay. At nadagsan di riknan nga sumango kinipatay kakabsat. Nagkaroon din siya ng kabigatan sa kanyang puso. Dahil niya, dahil kung maaari ayaw niyang harapin ang kamatayan. Pero sabi dito, because Jesus have that humble heart. Sabi niya, yet not as I will, but your will. Dahil sa mapagpakumbaba ang puso ni Jesus, nagpakumbaba siya kaya't nagtulok iti kayat ni Amana. Isu nga naaramid na tinagpailan sa iti cross. Naaramid na iti nagtunog kina Amana, obedience to death. Nagtunog agingga kinpatay iti pagayatan ni Amana maredayaw iti Apo. Isu nga dada tiyempo nga iti itunggal aldaw nga aglabas iti biyag tayo kakabsat. Awan ti tao nga saan nga sumangsango kadagiti adu nga problema. Awan ti tao nga saan nga sumango kadagiti nadagsen nga karirik na. Ngam laglagi punta ti karin ni Apo Diyos. Isu ti mangtel ti inana kada tayo. Isu ti mangtel iti ginawa kadagiti puso tayo. No saan tayo maliwayan nga itud kenkuana dagiti amin nga kasasaad tayo madaydayaw iti Diyos. So let's come to God in prayer and to lighten our burdens of life. Amen? Amen. Pangatlo, the number three and the last one, through prayer we can overcome trials. Amen.
Bakit ang panalangin ay siya ang dapat nating gawin para ma-overcome natin ang mga pagsubok? Dahil ang panalangin ay siya ang backbones natin. Siya ang suna itiduri tayo nga Kristiyano. No iti physical nga bagi tayo kat iduri tayo kat no apay nga daduri iso da ito timang pasikil di ay bagi. Tapno sumikil di ay bagi kat makatakder tayo nga amin. Di ba nga amin? Tanong awan tiduri na kaawaan niya kamul niya tsura tayo. Yan? Ngayon, inikan natin ni Apo Diyos itiduri tapno nagbalin tayo nga nasaya at napurma tayo nga kumpleto kakabsat. Isu nga di may isang Kristiyano tiduri tayo kot isu da ito'y kararag. Isu da ito tiduri tayo kas may isang mamati kini Apo Diyos. Because trials is a test of the performance, qualities, or suitability of someone or something. So ibig sabihin na kaya tayo hinahayaan ng Diyos na makaranas ng iba't ibang pagsubok dahil gusto niyang makita if we are qualified. If we are qualified in His kingdom, despite of many trials that we encounter. Yeah? Dito tayo nasusubok kung ang pananampalataya natin ay matatag. Yeah? Kaya hinahayaan ng Diyos na humarap tayo sa maraming pagsubok, humarap tayo sa maraming problema para matest ang ating pananampalataya. Kung gaano no sa ginot pagpatinggaan, dadya pamati tayo kini Apo Diyos. Kat no apay nga adu dagiti agtalikod kini Apo Diyos. Sanda nga makabailan ti pannubok kakabsat. Sanda nga kabailan nga samwan dagiti pannubok maumay kadakwada. Imay labasit ti pannubok kadakwada kunadan binaybayan isudan ni Apo Diyos. Saan isudan nga ay ayatan ni Apo Diyos. Da tapno ti resulta na naglikuddan iti panag serbi. Isu nga adu dagiti Kristiyano nga agsarden. Adu dagiti Kristiyano nga tumalikod iti panagserbi kakabsat. Ngem laglagipan tayo nga ti pinagnatayon ken as asideg ngem dagiti finish line. Kaysa dagiti nirugyan tayo. Tanu agsubli tayo iti nang rugyan tayo at adayo nga nang jela saton tayo. Isu nga santay kuman nga planuan ti tumalikod agsubli iti nagapuan tayo ngem ituloy tayo ti mapan agingga iti finish line. Basit laengon kakabsat ti dalanen tayo ket makaturpos tayo iti finish line. Isu nga santay nga agtalikod santay nga sumango iti malikudan. Tanalpasan na siya malikudan. Iti may isang Kristiyano kakabsat kung baga kahit ko ay matira ang matibay. Pero sa suntukan na hindi sa suntukan. Matira ang matibay niya. Ta syempre, bakit kita tayo sumangsango tayo kadagiti adunga padas. Kahit nung matibay na siya pamati tayo, matira kayo. Pabati tayo. Ngamun na siya pamati tayo kahit aglukay-lukay kasi natumong aglukay-lukay awanan, niya? Yeah? Isu nga, ang Kristiyano ay matira ang matibay. Kaya kung hindi tayo prayerful na isang Kristiyano, madali lang tayong matisod, madali lang tayong matumba. Kaya dapat sa ating mga Kristiyano ay maging prayerful tayo. Dahil sabi ko nga kanina, nga isuday tayo iti kabal tayo, isuday tayo iti bilig tayo, tapno no adda iti sarikid-kid tayo itong sumango tayo iti padas kakapsat. Amo iti yaman nakigubat iti Biblia, iti daan nga tulad. Adati, adi kasta na tirupa da, adati dito'y da. Okay, tapno adati mang sarapa kadakwa dakitahan nga abahan nga sarutan iti bala kasta kumat aramidin tayo kung na dyan Ephesians nga masapon nga ikawis tayo iti kabal nga na Diyosan iti Ephesians chapter 6 kakabsat. Kat iti panubok saan nga may maysa? Iti panubok kat nagduduma kakabsat. Adda iti panubok kadag iti problema. Adda iti panubok gapo iti sakit. Nga ni Apo Diyos palubusan na nga umay kada tayo iti sakit. Nga ni Apo Diyos palubusan na nga marikna tayo dag iti nagduduma nga sakit kakabsat. Nga, iti Isaiah chapter 8 verses 1 to 5 kunana. In those days, Hezekiah became ill and was at the point of death. The prophet Isaiah, son of Amos, went to him and said, "This is what the Lord says, put your house in order because you are going to die. You will not
recover. Hezekiah turned his face to the wall and prayed to God. Remember, O Lord, how I have walked before you faithfully and with wholehearted devotion and have done what is good in your eyes. And Hezekiah wept bitterly. Then the word of the Lord came to Isaiah, go and tell Hezekiah, this is what the Lord, the God of your father David, says, I have heard your prayer and seen your tears, and I will add 15 years to your life. Amen. Paborito ko dato yung adaptaron no kasto iti message kakabsat. Nagbayat nga nga imagine no kasanungan ni Hezekiah kat nagkararap kini Apo Dios. Nga nagmayat kuman no kasto iti mangyari before tayo nga matay. Nya? Nga aday ti warning. Kuna na ko, ibagam kini Ezekias nga i-order nan ayusan nan jay pagkaangan na kat matayin, haanin nga malay, maimbagan. Nya? Agasim nga idayay, ngam nagkararag ni Hezekiah, simpamo iti diding kunana, nagsangit, itinapait, nagkararag kini Apo Dios. Kat dagiti luwan na nakita ni Apo Dios, dagay puso na nga nagkararag nakita ni Apo Dios. Kat dagay nga kararag na dimanon kini Apo Dios. Kat intod ni Apo Dios, di ba nakaagas, di ba nagmayat nga panunutin. Nagbayat nga imagine no kasanungan nagaramid ni Apo Dios, itinakaspas daw, iti biyag ni Hezekiah kakabsat. So nga iti tiyempo nga masubok tayo kapo kadagiti sakit. Mapanteo kini Apo Dios agpakumbaba tayo kini Apo Dios nga nakmuan iti pangmati. Amuyo iti na iti 2014 iti na ospital ak dito nga nadiagnose sa kadati kidney problem ko dati gallstone yung panak kini Apo Dios, you are my God. Do nga at the tiyempo mut nga kaslangay nga no adati mariknak nga pain ket kasi marik na tayo iti panagdanag ganyan ka natin aramidig ta syempre syak yung taong ako kanyang kumat-kumat kaya kunak kini Apo Dios review kong mood lang DJ pagkikta kasan mo kayo dito marik na DJ panagdanag at inkin ko lang garo din ginagasan ni Apo Dios marik na pa lang DJ danag at amoy ter aramidig i-review ko dito pagkikakabsat kunak inkin ko lang garo din ginagasan at nung apay nga marik na pala iti panagdanag kaput at ikabusor kaya't na nga imula iti panunod tayo nga saan tayo pala ang nga naagasan kung nukas dyan iti kliman tayo kakabsat nukas dyan iti marik na tayo kakabsat kitaon tayo tanuin claim tayo nga naagasan tayo kini Apo Dios listal likudan tayo hindi pa nagduado no addaman marik na tayo nga panagduado kapo iti kinakapi kapo iti kinatao saan po mga rason hindi kinatao tayo ngang claimin tayo hindi pa nakaagas ni Apo Dios nagkas kunak no marik na tayo iti panagduado datayo nga mismo iti mang review kada gitibag bagi tayo kakabsan iso nga laglagipan tayo nga ni Apo Dios. Amo yung gamit yung panagtrabaho ti Apo kat kitaon na da jay rukod ti pamati tayo eh, according to our faith. Agtrabaho ni Apo Dios according to our faith. Isto nga medyo narigat mo tanya, narigat itibiyag ti may sanga Kristiyano kakabsa. Ta uray no kasano da jay form ti pamati tayo, uray kasano da jay kadakil ti pamati tayo, ngam at damamin da jay kabuso nga mga kur kanya tayo. Isto nga umay kada tayo iti panagbuadwa, umay kada tayo iti doubt, kat iso da jay ti i-check ni Satanas iti panunod tayo, agingga nga marik na tayo nga puna tayo, anak mo't nga ayatun ni Apo Dios. Yeah. Isu nga naglagi pun tayo nga ti Apo adda makan kanay nga si dedengag. Tilapayag na kan kanay nga silulukat day tanga mang dengag kadagiti kararag tayo. No kasano nga ti mata ni Apo Dios ket uray maysa nga segundo saan nga nagkidam. Uray tilapayag na uray maysa nga segundo saan nga nalunarit pan kakabsat. Adda makan kanay nga silulukat nga dungag kadagiti kararag tayo. Ni Hope amo tayo yung testorya ni Hope kakabsat. Isumot lang nga manipod tuktok ay gana ni Taban. Awan ti makapada iti panubok nga dinanas ni Hope. Ngam nagtalinaad iti connection na kin ni Apo Dios. Nagkaroon iso na iti busali manipod tuktok ay gana iti Taban. Namatay yung 10 anak niya ng isang beses. Igasam dat? Iti may sala ang iglap na tayo da dyan sa nga pulong ang anak na. In a twinkling of an eye na kunada. Kat iti may sa nga iglap na pukaw da dyan kinabaknang na. Naawan amin nga at daking kwa na.
nga makita tayo ti bilog ni Job. Iti kalaksidan nga kasya iti nangyari kinkwana. Intud na palang ti panagyaman, panagdayaw kini Apo Diyos. Kunana iti Job chapter 1 verse 20. The Lord give and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised. Amen. Kanyo makita, makita tayo nga uray kasya iti dinanas na kakabsat. Ngum naaramid na palaang nga dinayaw de Diyos nga nang parswa kinkwana. Hindi niya kailanman kinalimutang manalangin sa Diyos. Hindi niya kailanman kinalimutang magpuri sa ating Panginoong Diyos. Lagi siyang connected sa ating Panginoong Diyos. Lagi siyang may connection through His prayer. Amen? Kaya babaan iti kararak kakabsat, ma-overcome tayo dagiti nagduduma nga padas. Amoy iti kararak ko. Nga ba dadi kunana, dati mga kasaba kunana, kat saan yung kano nga ikararag nga umadayo, dadi trials kanyayo. Kanyo nga ikararag, but you welcome it. I-welcome yung dagiti trials nga umay ka na kayo. Taga po iti trials, kati dyan nga mapatibkag kayo. Tano, ikararag tayo nga umadayo dadi trials. Kasano nga makita tayo iti panagtrabaho ni Apo Diyos, tingamin. Kasano nga makita tayo nga ni Apo Diyos mga agas. Kasano nga makita tayo nga ni Apo Diyos mga itagay. Kasano nga ni Apo Diyos kat makita mo iti panagtrabaho na ken ka. No awan tipadas nga umay kara tayo. Nga? Nga amumot ni Apo Diyos, tiyo na tayo nga amun ni Apo Diyos, tiyo ka ba ilan tayo nga ibaklay nga padas nga ito na kada tayo pakapsat. Isu nga dagiti padas na lagsin man kinalagaan, ito tayo kini Apo Diyos, takunan na ito na iti panagina na iti tunggal maysa. Kaya't ma-overcome tayo dagiti panubok nga sumangbay kada tayo. Kaya't makita tayo dito, Jealous chapter 30 nga kunan na, and the Lord bless Job's life more than kung anong meron siya nung una. Binindisyonan ni Apo Diyos, iti panagbiag ni Job, inagasa na binindisyonan na, iti doble, dayjay, at dakin kwa na nga napukaw. So kahit na nga sa awan nga na doble, dayjay anak na, na doble, dayjay kinabaknang na. Pero asawa ta, awan di ko na tayo, no, asano di asawa na, tayo asawa na, haan nga na tayo nga, tinalawan ni asawa na, tahaan mo nga sportaran ni asawa na niya. Or matindi ko na ijay last chapter. Yeah, but ijay, dagiti anak na napipintas da. Mabalin nga napipintas da, nga dagiti anak na nga immun o nata duble. Kung na nagaro, di duble di pintas da niya. E so nga laglagi po tayo nga dagito'y nga biblical character kakabsat. Kat mangted ti inspiration kada tayo. Ngayon tun, umay kada tayo ti dadakkel kinalalakaan nga problema, dadagsan iti diag. Kaya't santay kumanlatan nga at pasubnod kini Apo Diyos. Sa nakmut nga ayatan ni Apo Diyos. Yeah? Kaan kumanga kasjay kakabsat. Kaya't santay kumanga palubusan nga tikabusor. Kat tikabusor kat ayayaman na dadyay panunod tayo. Santay nga palubusan nga tikabusor kat ayayaman na dadyay emotion tayo kakabsat. Nga magtalgad tayo kini Apo Diyos kuna na dadyay Thessalonians nga pray without ceasing. Yeah? Jay Lucano, kat agkararag kayo nga di agresat. No, kahit na nga saon, kit agresat. Kahit na nga saon nga, kararag tayo latan. Saan naman nga kasi, di kahit na nga saon ka. Kapsat nga, no, makita tayo ni biyag ni Daniel, nagkararag iti aldaw, kararag iti bigat, kinakararag iti rabi. Kat depende ka niya tayo nga katulong dito, depende jay adda iti, kaadda iti uras tayo nga dumatag kini Apo Diyos. Nga kararag kini Apo Diyos. So ngayon nga kakabsat iti ratingal daw, makita tayo kuma nga ti panagkararag kat napakahalaga sa buhay ng isang Kristiyano. Awan ti Kristiyano nga haan yag karkararag niya? Awan ti Kristiyano kuma nga saan nga managkarkararag. Ngayon kadagupan tayo nga ditoy, kaya't managkararag tayo kumakas ay ayatan tayo ni Apo Diyos, dahil ang panalangin ay siyang pinanggagalingan ng ating mga lakas sa buhay nating spiritual. That through our prayer, confession, and repentance ay makasikaraduhan ang pagpapatawad ng Diyos sa lahat ng mga kasalanan natin. Na sa pamamagitan ng panalangin, mapapagaan ang pasan nating mga problema.
na sa pamamagitan ng panalangin mapagtagumpayan natin ang mga pagsubok sa atin at ganun ding mapatatag ang ating pananampalataya at tiwala sa ating Panginoong Diyos. Kaya mga kapatid, mas piliin ko sana ang maging prayerful. Gaano man tayo kabisi sa ating trabaho, gaano man tayo kapagod sa ating trabaho, don't neglect prayer. Amen. Amen. Oray kasanot banug tayo, oray kasanot kinabisi tayo, kitaon tayo pumada di uras tayo, magparintumang iti samuanan, iti Apo. In every hard situation, get on your knees and handle with prayer. At a tiyempo nga marik na tayo iti pan nakabanno. At a tiyempo nga umay kadata pan narik na tayo iti pan nag-give up. Pero sabi dito, if you wanted to give up, dahil sa iba't ibang pangyayari sa buhay, pray. The solution is prayer. If you don't know what to do, the solution is prayer. If you think that you can't do it anymore, gapu ka di iti dadagsen nga problema, the solution is prayer. If you are in painful, no dagitirik na tayo kagsagsagaba, nasakit, gapu ka di iti nangyayar, gapu ka di iti paspasama, the solution na kararag. Amen. Di amin nga bandang nga sangsangwin tayo, kararag ti solution na. Amin nga banag nga saan tayo nga mapakpakadaan, kararag ti solusyon na. So anuman ang nararamdaman mo, anuman ang nararamdaman natin, the right thing we do is prayer. The heirs of God, sabi ko kanina, nga tilapayag ni Apo Diyos, katkan panayon nga silulukat, nga dumgag, karagiti kararag tayo. Timata ni Apo Diyos, katkan panayon nga si imatang kada tayo, kat amuna, dagiti kasapulan tayo, amuna di karilik na tayo kakabsan. Isu nga kasmaysa nga anak ni Apo Diyos, kasmaysa nga pasurot ni Apo Diyos, santay ko mga liwayan ti agkararag, santay ko mga liwayan iti dumawa ti kaasi ti Apo, tanuan niya't dawatin tayo iso titid na. Tanuan niya dagiti ba nagakidawan tayo ipaay na kakabsan, doong ako na tayo nga ti kararag at adatalo nga sumbat na, when saan kin aguray ka. Yeah? Ngam laglagipon tayo nga ni Apo Diyos, ay so ti makaamo da the best para kanya tayo. Kahit no saan ti sungbat ti Apo, kahit naon nga sa uwin, nga at da dyan nasaysayaan, nga maipaay ken ka. Kahit no wait ko na mas hapul nga rin ti panaguray. Kahit no want ko na iso da dyan naikanatan, dayjay dinawat mo. Isu nga tibiyag tayo kung makakabsat kat ma-inline kini Apo Diyos. San ko mga crooked? Nga ma-inline kini Apo Diyos kakabsat. So nga tiray tingal daw, dumatik nga tumakber tayo. Sasakbay nga agkararag tayo, kantaan tayo, di kay kulok nga na God answers prayer in the morning.